Nagpapasaklolo ang mahigit 20 triplanteng Pilipino na sakay ng panibagong barkong inatake ng rebeldeng grupong Houthi sa Red Sea. Isa sa mga Pilipinong seaman ang napaulat na nawawala ng pasabugi ng mga rebelde ang engine room ng barko. Nasa frontline na balitang yan si Brian Basa. Maybe. This is motor vessel tutor. We need immediate assistance. We are hit by a bomb and our main engine. Yan ang distress signal na ipinadala ng crew ng MV Tutor matapos silang atakihin ng grupong Houthi habang binabaybay nila ang Red Sea. Sa recording ng barkong nakatanggap ng tawag, dinig sa boses ng crew ang matinding takot matapos silang tamaan ng bomba. We were hit by a bomb. Again, we were hit by a bomb. Our main engine exploding. Miyerkules nang mangyari ang pag-atake. Kabilang sa mga sakay ng barko, ang 22 tripulanteng Pilipino. Batay sa mga ulat, isang bangka na may kargang bomba ang sadyang ibinangga ng mga rebelde sa MV Tutor. Napuruhan ang engine room, kaya tumirik ang barko. Ang masaklap pa, isa sa mga tripulanteng Pinoy ang napaulat na nawawala matapos ang pagsabog. Kinilala siyang si Second Engineer Nixon Alejo. Labis ang pag-aalala ng kanyang pamilya, lalo't kamamatay lang din ng kanilang ina. Ang kapatid ni Nixon na si Minda, mangiyak-ngiyak pa habang nananawagan ng tulong sa gobyerno. Sana maaksyonan ng agaran. Hanggang sa ngayon, wala pa rin rescue na nangyayari sa kanila, na nahihirapan na sila, wala na silang pagkain, hirap na sila sa kanilang sitwasyon. Sana maaksyonan agad ito. Mariing kinundi na ng Department of Foreign Affairs ang pag-atake. Tiniyak naman ng Department of Migrant Workers na nakatutok sila sa sitwasyon. The captain has assured me, us, of their safety pending rescue. And we have also been mindful of their immediate concerns on board. We know that there are adequate food and supplies according to the captain. They have just received replenishment. Sa isang mensahe naman ngayong gabi, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na nakikipag-ugnayan na ang Pilipinas sa United Kingdom Maritime Trade Operations para tulungan silang masagip ang mga sakay ng inatakeng barko. Mula sa Djibouti, nag-gumagawa rin kami ng mga arrangement para makapunta na kayo, makauwi na muna kayo. Kaya't patuloy ang aming paghanap ng tulong sa ating mga kaibigan para madala na kayo sa Djibouti. Bukod sa MV Tutor, isa pang cargo vessel na MV Verbana ang kumpirmadong inatake rin ng missile ng Houthi kahapon. Ilang buwan nang pinupuntirya ng grupo ang mga dumaraang barko sa Red Sea bilang pakikiisa raw nila ito sa Palestine sa gitna ng tumitinding bakbakan ng Israel at Hamas sa Gaza. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.